Hello guys! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Ako po si Charlene Castillo from Santo Tomas, Batangas. So, kamusta po kayo? Happy New Year po sa inyong lahat. So, today's video guys, ang isi-share ko lang sa inyo ay yung benta ko simula December 1 hanggang December 31. Pero bago po yun, gusto ko lang ipaalala sa inyo at i-share sa inyo na sa katulad kong may mga sari-sari store na mas maganda po yung time ngayon na mag-check tayo ng expiration ng mga paninda natin para malaman natin kung ano yung mga items na malapit nang ma-expired. So, kanina nag-check ako kasi nag-display ako, naglinis din. So, may nakita ako na January 31 yung expired ng isa na lang yon, yung Birch Tree. So, yun. Nakita ko na kung hindi siya mabibili agad. So, pwede ko na siyang gamitin or iintayin ko na mabenta. Kung hindi siya mabenta, so gagamitin ko na lang kaysa masayang. So, mas maganda po ngayon na mag-check tayo. Simulan na natin na mag-check ng mga expiration ng ating mga paninda. Kasi ngayon ay 2022 na. So, madali nating makikita kung ano yung malapit ng ma-expired. So, sa mga tindahan nyo, pwedeng mayroong January, may expired February, March. So, mas maganda na bantayan natin yon or ilagay natin dun sa unahan ng tindahan natin para mas madali nating makita at maibenta natin agad sa ating mga customer. So yan nga guys, mayroon akong isa, yung Birch Tree na January 31 yung expiration niya. Tapos yung mga Eden Cheese na sachet, so February. Kaya abang-abangan ko yun, titignan ko kasi baka maabutan ng expired ay masayang. Yun guys, kung hindi pa po kayo nakakapag-check ng mga expiration ng inyong mga paninda sa inyong mga tindahan is ngayon po ay pwede nyo na po siyang simulan para makita nyo na agad kung ano yung mga malalapit ng ma-expired. So ngayon po ay isi-share ko na sa inyo yung kung magkano yung benta ko simula December 1 hanggang December 31. So hindi ko ito ina-expect kasi nga konti lang yung target customer ko dito kasi dulo yung location ko, hindi ganun kaganda. So, tanging mga kapitbahay ko lang talaga yung customer ko. So, yun. Kaya, malaking pasalamat ko kasi nakabenta ako ng ganito. So, ito guys, yung benta ko ng December 1 hanggang 31. So, December 1, yan yung benta ko. Ayan. Tapos, ito nung December 25. So, nag 6,050 ako kasi nag-close na ako dyan kaso may bumili pa kaya ini-add ko na lang. So, maaga ako nagsara dito, nasa 10 o'clock. Nagsara na ako kasi nagkaroon kami ng Christmas party kaya hindi siya hanggang 12 na bukas, hanggang alas 10 lang. So, nakabenta ako ng 6,050. Tapos, nung 26 yan, close kami kasi naggala. So, sumimba. So, yan. Kaya sarado kami ng 26. So, 27, 28, 29, 30. So, yan. Nakabenta pa rin naman. Tapos, nung bisperas ng New Year, so 31, so naka 6,330 ako. So, yan yung benta ko noong December. So, yan yung tumaas na din kahit papano. Tapos, ito nung 19, so yan. Nakabenta ako ng 7,110 kasi nagkaroon dito ng binyagan. So, yun, mabenta yung alak. So, halos naubos lahat yung alak ko. So, nung 25 at 31, so, hindi alak yung naging mabenta. So, mga paninda yung nabili. So, konti lang din yung nabili sa akin na alak dyan. So, yung nakuha ko nga na apat na case na Red Horse ay hindi pa naubos. So, kalimitan, ang mga binibili ay yung mga paninda, mga chicherya, mga panlahok, yung mga ganun. Yun yung mabenta sa akin. So, yan. Kaya, nakabenta ako ng ganyan. So, laking pasalamat ko kasi kahit papano ay nakabenta ako ng ganyan kalaki. Ito guys, yung total sales ko ng December is 99,320. So, yan. Nagkamali ako. Nakailang ulit ako. So, yan yung total. 99,320 compared dito sa November. Ayan, ito yung November. So, yung total niya ay 73,505. So, lumaki yung benta ko ng December. Tapos, ayan, nagtabi ako ng 300 pesos per day. So, yan ay bali 30 days lang kasi, ayan, wala ako ng 26. Pero, ayun, dinagdagan ko kasi malaki naman yung benta ko dito sa 25 at saka dito sa 31. Tapos, itong yun, itong 19, so dinagdagan ko yung wala ko, itong 26, nilagyan ko siya ng 300 pesos para makompleto siya ng 31 days yung aking inipon na 300 pesos.
So yan guys, yung 300 pesos na kinita ko hanggang 31 is 93. Tapos dito ko binawas yung 2,000. So may natira na 73 kasi yung 2,000 is pinambigay ko sa mga bata nung Pasko. Tapos sa mga kapitbahay ko dito. So 18 families yung binigyan ko ng tinapay lang naman yung binigay ko. So lahat ng kapitbahay ko ay binigyan ko. So nasa 18 families yung binigyan ko kahit hindi ko sila suki or hindi bumibili sa tindahan ko is binigyan ko na kasi konti lang naman yung mga kapitbahay ko. Nasa 18 lang pero dapat yun is mga nasa 22 kaya lang ay wala dito sila nung Pasko. Kaya nasa 18 families lang yung nabigyan ko ng tinapay. Tapos sa mga bata is nagrepack lang ako ng mga candy. So yun. Kaya yung nabawas dito sa kinita ko ng December ay nasa 2,000. So may natira ako na 73. So yun guys, disclaimer lang po. So share ko ito sa inyo, hindi para magyabang. So gusto ko lang pong ipakita o i-share sa mga katulad kong may sari-sari store, lalo na dun sa hindi kagandahan yung mga location is pwede pa rin tayong makabenta. So katulad ko, so hindi ganun kaganda yung location ko, pero yan, kahit papaano ay nakabenta pa rin ako. So yun lang, gusto ko lang i-share. Tapos ito guys, ngayong January 2022, so yun, binigyan ako ng aking asawa ng listahan kasi yung listahan ko is sira na. So kaya yun, ito, ayan, may bago akong listahan. So naka-start na ako dito ng lista ng January 1 hanggang January 4. So ayan, may nakalista na yan. So ayan, dyan ko nililista kung magkano yung benta at magkano ulit yung aking itatabi. So sa susunod, ilalagay ko dito yung kung magkano naman yung weekly or magkano yung pinamimili ko. Kung magkano yung ipinamili ko kada araw or weekly ay ilalagay ko na rin dito para makita ko kung magkano yung napapamili ko sa loob ng isang buwan. So ayan, nag-start na ako hanggang January 1 to 4. Hindi ko pa lang naisulat dito kung magkano yung napamili ko. So unang order ko, so naka-upload na yon yung unang order ko sa grocery. So ilalagay ko na lang dito kung magkano. So yan guys, dito na po nagtatapos ang vlog ko. Sana po ay nagustuhan nyo yung video ko ngayon. Kung nagustuhan nyo po, please like, subscribe to my YouTube channel and pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Thank you very much po. Bye-bye!